Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Rattles Boxing Channel. Pag-uusapan natin ngayon itong kumakalat na balita na si Ryan Garcia na raw ang susunod na kalaban ng ating pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao. Yan po ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo, balitang-balita na po yung sinasabi po natin na walang katotohanan. Noon ko pa sinasabi yan, yung si Papa Ryan Garcia ay imposible pong labanan, no, ng ating pambansang kamao. At yun nga po ang naganap, napatunayan din po yung sinasabi natin na ito ay naipagkamali lang, no, nito ni Ryan Garcia, na ipagkamali niya lang yung kanyang panaginip, no, yung panaginip niya na, o yung dream niyang dream fight niya na makalaban, hindi niya na ngayon alam, no, ang katotohanan sa kanyang pangarap, yung pagkakaiba ng pangarap at katotohanan, na nanaginip ng gising, ika nga, no. At yan po ay napatunayan natin na ito ay lahat ay pakulo lamang nito ni Papa Ryan Garcia. At nagbunga naman po ito, no, yung attention na gusto niyang kunin sa mundo ng boxing, nakuha niya po dito sa pagdedeklara na si Manny Pacquiao nga ang kanyang kasunod na laban. At nagbunga ito ng mataas na mga views sa Instagram. Hindi ko pa alam kung ano pa social media nito. At higit sa lahat, nagbunga po ito ng isang product endorsement, no? Na hindi na natin babanggitin. So parang tayong mga boxing fans, parang lalo na yung mga fans ni Manny Pacquiao, eh tila napaglaruan, no, ng ganitong sitwasyon dito sa batang-batang si Papa Ryan Garcia, no. So sa madaling salita mga kapatid, ito pong laban, yung non-fight na pinag-usapan ng ilang buwan na sinusuri-suri pa, may mga nagsuri pa mga vlogger na pinagtataka nga natin. Okay lang po yun na yung kung American or foreigner na nagbablog ay ibalita ito. Pero never dapat, no, na ibinabalita ito ng isang Pinoy vlogger. Bakit po? Kasi nga, eh taga rito na nga si Senator Manny Pacquiao. Eh kung meron pong announcement na susunod na laban, wala pong ibang makakaalam. Alangan naman dun siya mag-announce sa Amerika. Hindi naman po siya malis ng Pilipinas. So sa madaling salita, mga Filipino sports writers ang unang makakaalam kung may laban nga si Senator Manny Pacquiao. At bakit po natin binalita naman sa isang banda yung sinasabi po na posibleng laban? Hindi po natin kinukumpirma, tinitiyak ko po sa inyo na kailanman hindi ko kinumpirma na maglalaban na po si Terence Crawford at si Manny Pacquiao. Bakit po natin binalita yan? Dahil po yung paghamon na yan ay nagmula po sa ating pambansang kamao, no? Na kung si Lolo Bob Arum ay ma-offeran siya, o makakahanap, siya nga pala yung nag-offer, kung makakahanap si Lolo Bob Arum ng 40 million na kabayaran sa kanyang serbisyo, ay willing siyang labanan si Terence Crawford na tatanggap naman ng $10 million. Yan po yung kondisyon, no, ng ating pambansang kamao para lumaban dito kay Terence Crawford. Hindi po niya yan, hindi po yan, yan po ay hindi haka-haka, no, mula po mismo sa ating mahal na senador Manny Pacquiao. Kaya po natin ibinalita yan. Kaya po natin sinuri-suri yan. At hanggang ngayon, hindi pa po natin kinukumpirma. Dahil ang sabi nga ni Lolo Bob Arum, bigyan siya ng 1 week, no? Dahil meron siyang kinakausap ng mga tao na posibleng magbigay sa kanya ng site fee. Ito pong site fee, bago po to
sa mundo ng boxing, bagong dinig po natin to, nagpauso po nito yung Saudi Arabia, nung nagbayad sila ng 100 million na site fee dito sa Anthony Joshua versus Ander Ruiz, na para ganapin sa Saudi Arabia. No, so pwede po talagang maganap to, no, kung sa Saudi o sa Middle East, kung gustong-gusto nilang mapanood, no, si Manny Pacquiao na laban dito kay Terence Crawford, kayang gawa ng paraan ni Lolo Bob Arum yan. Kaya po nais natin na pinakaposible. Pero kung, yun nga, kung wala magbabayad kay Bob Arum, hindi po siya willing na ubusin yung pera niya para ibayad kay Manny Pacquiao. So yun po yung sitwasyon, no? Biglang eto na naman po, bumahana naman ng actually naghanap po ako ngayon, no? Hinanap ko po talaga yung mga Pinoy writers natin. Wala pong nagbabalita, eh, no? Si ang pinagmulan po ng balitang ito ay hindi po yung kampo ni Manny Pacquiao. Ang pinagmulan po ng balita na ang susunod na laban ni Manny Pacquiao ay si Mikey Garcia. Si Mikey Garcia. At ang nung binasa ko yung article na sinasabi ni Mikey Garcia, dahil ilang taon na raw nila tong pinag-uusapan, no? Ilang taon na raw na pinaplantya tong laban na to. Eh, ilang boxer po ba yung nagsabi na ilang taon na rin, no? Ilang taon na rin na nilang pinag-uusapan, ilang taon na rin na pinaplantya ito. Pero sa pronouncement po kasi ng ating mahal na senador, dalawa po yung ano, yung dapat natin i-consider, eh, no? Yung isa po ay legacy, ha? Sabi niya, eh, sabi niya mismo yan, eh. Yung isa po ay siyempre monetarya, no? Dahil tatakbo po siya sa eleksyon. Wala po akong makita, no, na legacy kay Mikey Garcia. Kumbaga, kung talunin niya man si Garcia, parang another day, no, in the office lang, you know? Parang normalidad lang. Natalunin mo yan, eh, hindi champion. Hindi naman siya kinoconsider na top 3 sa welterweight. So, kumbaga, ano yung sinasabi ni Pacquiao na legacy doon, no? Definitely, hindi po rin yan matatawag natin na malaking money fight. Dahil, sino magbabayad ng site fee para panoorin Mikey Garcia tsaka Manny Pacquiao? Diba? Tapos, ang promoter po ni Mikey Garcia, eto pong si Eddie Hearn, ay masyado pong busy sa pag mamatch naman ng kanyang mga bigating alaga na si Anthony Joshua dito po kay Tyson Fury. So parang napaka-imposible po para sa akin, no, na ito po ay matuloy, no, na totoo ba itong sa ilang weeks na lang daw ay sigurado na tayo nga, no? Ako nga, sabi ko nga, ganun nga po kahusay yung Manny Pacquiao, no? Lahat po ng boxer na ikabit nila yung sarili nila kay ganun po pala kasikat, no, hanggang sa kasalukuyan, na lahat ng boxer na ikabit yung pangalan sa Manny Pacquiao ay pag-uusapan, di ba, magiging relevant. Yun po yun, eh. Yun po yung hangad siguro ng mga boksingero na to, eh, na mapag-usapan sila, di ba, o na buhay pa sila na may karir pa sila. Kumbaga, yung kahit hindi ka napapalaban, yung naiuugnay yung pangalan mo sa posibleng maging kalaban ni Manny Pacquiao, eh sapat na para mapasabi na elite fighter ka pa. 'Di ba? Sapat na para masabi na ikaw ay kabilang pa sa mga boxing superstars. So sa kasalukuyan po, pasensya na kayo kung ako ay pambuhos ng tubig sa inyong kumukulong excitement. Wala pa pong binasa ko naman yung mga tweet ni Manny Pacquiao. Wala po talaga. Masyadong busy si Pacquiao sa politika ngayon, no? So pasensya na kung ako po magsasabi sa inyo na wala pa po announcement. Hindi pa po sigurado yan. At ako, hindi ako naniniwala, no, na kung legacy at legacy fight at monetary,
ang kasi last i-consider po natin yung last two fights na lang, no? Yung isa po dyan, malamang kay Conor McGregor na. Pero ang kondisyon dyan, dapat maipanalo niya yung trilogy nila ni Dustin Poirier para magkaroon ng katuparan yung Pacquiao McGregor. Pero kung si Mikey Garcia, parang malabo po sa legacy part, no? Ang legacy part po na po pwede, Terence Crawford at saka Errol Spence. Wala na pong iba, no? So kung ang sinasabi ni Manny Pacquiao legacy fight, kung hindi po si Terence Crawford dyan, Errol Spence po ang pinaka posibleng makalaban ng ating pambansang kamao. Pwedeng magkamali ako, pwedeng tama, pero ang batting average ko po sa mga analysis natin dito ay napakataas po, no, ng katotohanan na maging totoo ang ating sasabihin dito, no? So hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Arates po.